Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. So this video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng exhaust fan with one bulb controlled by single switch. So before tayo mag-umpisa sa ating video, ipapakita ko muna sa inyo ang kanyang schematic diagram at layout plan. Okay? So dito tayo mag-umpisa guys, schematic diagram. So line 1 at saka line 2. So ito guys, ito po yung kulay puti at ito yung mga load natin, a bulb at saka exhaust fan. So sa ilaw, white color, negative line, ito po yung main supply, kulay puti at saka kulay black. So dito tayo sa kulay puti mag-umpisa. Sa bulb, ito po yung kulay itim para po sa positive line. At saka ito sa exhaust fan, ito yung kulay brown. At saka itong galing sa switch, connected po silang tatlo. So splicing po sila, kulay black ng bulb at saka brown ng exhaust fan, galing sa switch ng kulay white wire pwede ring black. So itong kulay blue, negative line, punta po yan ng kulay white na supply. So kulay puti ng ilaw, splicing po sila lang tatlo. Ito sa line 2, positive line, ito po yung hot wire. So dito sa switch, ito po yung black wire. So ito po yung common wire. Ito po yung splicing natin dito sa line 2. Ito po yung galing sa supply natin, main supply. So yan po, ito po yung positive. So ito yung switch natin, sign. So yan po. Yan po yung ating schematic diagram. So ngayon, pagdating naman dito sa layout plan, so makikita natin, based po ito sa ating actual na video, line 1 at line 2. So dito sa line 1 tayo mag-umpisa, ito po yung junction box. Dito po splicing lahat ng mga wire. So sa ating video, hindi po natin nilagay yung bulb sa junction box. Ito yung bulb at saka ito yung exhaust fan o ventilating fan. So ito po yung kulay white. At itong sa exhaust fan galing, ito po yung kulay blue. So blue, saka kulay puti sa bulb, main supply natin, kulay puti. Ito sila splicing sa junction box blue. At itong sa exhaust fan galing, ito po yung kulay brown. At itong sa bulb, ito po yung kulay black. So guys, ito po yung galing sa switch natin. So ang ginamit ko na wire is kulay puti. Pwede ring kulay black. So kulay puti ito. So dito rin sila mag splicing, maglulugtong. So ito junction box. So dito naman guys, ito po yung sign natin sa switch. So actually guys, yung switch natin na nilagay, surface type lang, mounted switch, ordinary lang po. So ito po yun. So pagdating dito guys, ito po yung common wire. So dito sa line 2, ito po yung hot wire natin, kulay black. So yan po, dito sila splicing sa junction box. Actually guys, yung ginagamit natin na mga wire is number 14, stranded yan. So yan, 220 volts. So ngayon guys, dahil tapos ko lang ipapakita sa inyo yung schematic diagram at saka layout plan, proceed na tayo sa ating video. So sa video ito, maglalagay po tayo ng exhaust fan dito sa CR guys. So doon po tayo sa ceiling, idadaan natin yung wire. So gamitan natin ang PVC molding. So dito lagay yung exhaust fan. So punta tayo sa loob. So ito po yung sa loob natin. Sa paggawa kasi dito ng CR guys, hindi po kasi nakaplano na maglagay ng exhaust fan. So ngayon, kailangan pong lagyan ng exhaust fan. So dito natin ilalagay yung junction box at dito yung bulb. So yung switch dito sa gilid ng pinto. So ngayon guys, papakita ko po sa inyo yung exhaust fan natin. So ito po yung exhaust fan guys. Union ang brand. Tapos yung size niya 6 inches po yung fan niya. Ito 6 inches lang. Ilalagay natin yan ngayon. So ngayon guys, ang una nating gawin, splicing po tayo doon sa main line niya. Balon tayo kukuha ng supply para po dito sa loob ng CR. Ito pala yung ating ceiling socket. So yung switch natin ilalagay, mounted switch. Hindi po siya flush type na switch. So dito tayo mag-splicing gamit itong junction box. So itong ceiling socket, dito natin ilalagay guys. So dito. So dito po yung junction box natin. So
okay, kapit na natin yung tune box. So, yung ceiling sakit na naman. So, dito natin ilalagay yung exhaust fan, guys. So, ibigay dito kasi nakatayas na. Malaki ng trabaho natin kapag dito tayo ilalagay kasi dito sa loob. So, dito na tayo sa bintana kung maglalagay ng exhaust fan. So, dito sa lalim, kakabila na natin ng plywood. So, ngayon guys, aakyat tayo sa manhole. Doon tayo dadaan. So, ito po yung main line po sa mga ilaw. So, negative, positive. So, dito tayo kukuha para po doon sa exhaust fan at sa ilaw. So, itatap na natin itong positive. So, di na lang tayo gagamit ng junction box kasi may gumagamit po kasi doon sa kusina. Kailanganin nilang ilaw. Direct tapping na lang tayo. So, live po ito guys. Ayan guys, umiilaw. So yan. So itong negative na naman, babalatan natin. So yan guys, tapos na. Ititwist na lang natin para hindi sila magkadikit. Punta na yan sa ilalim. Okay, balik na tayo sa baba guys. So, ilalagay muna natin itong wire sa ceiling socket guys. Kahit saan mo lang ilagay yung negative, pwede lang magkabaliktad. So, by the way guys, yung wire na ginagamit natin para sa ilaw is number 14 po, 2.0mm, yun po yung para sa ilaw. So, ilalagay na natin to sa ceiling. So, ngayon guys, dito po tayo sa isang may ilalagay ng switch. Kasi po, ito po sa gilid, binutasan natin, hindi po kaya ng drill, hindi po kaya niyang bubutasin. So, matigas kasi itong tiles, mahirapan tayong butasin ito. Napag-decisionan na lang na dito na lang ilalagay. So ngayon, ilalagay natin itong switch. So yan guys, yung tapping natin sa mounted switch. Dito yung positive. So ito yung common. Ito yung sa ilaw. So ilalagay na natin ito sa ceiling. So itong sa ilaw guys, dito po yan maglulugtong. So ito namang switch niya, dito rin yan maglulugtong silang tatlo. So ito yung main supply ng mga ilaw. So ito, lagay natin. Ayan. So ilalagay muna natin itong exhaust fan. So yan guys. So tatapan natin. Dito guys, itong sa ilalim, tatapan na lang natin ang plywood. So itong dulo ng suspan guys, meron plug ito, puputuloy natin. So balik ito sa dulo niya, pagkaputol, nalagay natin dito sa junction box at splicing natin silang tatlo. Sa ilaw, sa switch, dito rin sa exhaust fan. So
Itong blue guys, ito po yung represent ng kulay blue. Itong block, ito rin sa positive, negative. So itong gray blue, ito rin yung represent sa negative. So dito po sa ilaw, kulay blue. So itong kulay blue rin sa supply sa itaas. So itong kulay brown naman sa excess fan, ito yung idudugtong natin sa silang tatlo, kulay itim sa ilaw at kulay puti sa switch. Madudugtong. So yan guys, sila pong tatlo, kulay itim sa ilaw at kulay brown sa exhaust fan at kulay puti rin sa switch, sila pong tatlo connected. So ito po kulay puti guys, at itong kulay puti din sa ilaw, at itong kulay blue po sa exhaust fan ay connected po silang tatlo. So yun guys, nandito na po silang tatlo. Ito. Connected po silang tatlo. So, iti-tape muna natin itong negative line. So yun guys, tapos na. So, ang isunod natin, huli natin ikabit yung main supply, common line na switch. So, ito yung common wire sa switch. Ito rin yung positive supply. So yan guys, connected na po sila yung itong main supply at itong kulay itim sa switch natin, yung common wire. Ito yung positive main supply natin guys. Yan po. So okay na. So test ko, connected po silang dalawa. So kulang dito guys, kulang na lang ito ng molding at ito yung sa ilaw para malinis tingnan. So ngayon guys, mag-molding muna tayo. So yan po, tapos na. Nilagyan na natin ang molding. So ito yung ilaw, yung span natin. So try natin i-on, testing natin. Okay, so X-span and one volt controlled by good switch. Okay, tapos na.